Ang ika-anim na salita ng ating Panginoong Hesus sa krus ay hango sa Kabanatang 19 pa rin ng Juan, talatang 30, na ganito po ang ating maririnig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Purihin ng Panginoon sa talatang ito na ating pagbubulay-bulayan. At ito'y ika-anim na nasalita ng Panginoon sa krus nang siya'y nabayubay sa krus para sa atin. Ano po? Sa wikang Banyaga, ang binabanggit ay, "It is finished." Tapos na, naganap na. Yun po ang ibang mga salitang ginagamit sa talatang ito na naayon sa ibang mga translations ng banal na kasulatan. Ayon kay Bell Hybels, ano po, siya po ay isang pastor. Sabi niya, "God did for us what we could have never done for ourselves." At ito'y katotohanan. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang ang sanlibutan ay magkaroon ng kaligtasan. Ano po? Hindi natin kaya sa ating sarili ito. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit niyang, "It is finished! Naganap na!" Now, ano nga ba itong mga natapos na? Ano po? Siyempre, babalikan natin ang mga propesiya tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni Isaiah sa Kabanatang 53 at talatang 5 ng kanyang aklat, ano po, sa wikang Banyaga ay ganitong pagkasalin, "But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Ito'y naganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Ang ating mga pagkakasala, ano po, our transgressions, has been relieved. So as by his bruise, ang ating mga iniquities, ganun din, shortcomings, pagkakasala, etc., ano po, ay pinatawad, na relieve, at binigyan ng relief ng ating Panginoong Hesus. Ang kaganapang ito sa krus ang siyang nagbigay ng daan upang ang mga taong katulad mo at katulad ko at katulad nating lahat ay may reconcile, ano po, sa ating Diyos. Through His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo pinagaling. At alam niyo po ang kagalingan, hindi lamang para sa karamdaman, kundi para sa lahat, ano po, na may kinalaman sa ating pagkatao, maging yan man ay emosyonal, pisikal, mental, o di man ay material, yan po ay pinagaling ng ating Panginoon at tayo po'y natutuwa dahil ang kaganapan sa krus ay katiyakan ng ating kagalingan, ano po, at naganap na nga. Ngayon, anong pwede nating makita mula sa talatang ito na pwede nating isapamuhay, mga kapatid? Yamang ang lahat ay naganap na at ginanap ng ating Panginoong Hesukristo. Sikapin din naman natin sa ating mga sarili na maganap ang kalooban ng Diyos upang siya rin ating sasabihin pagdating ng panahon, "It is finished! Naganap na! Nagtagumpay tayo!" Sapagkat tayo lumakad sa kalooban ng Diyos at ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, isang challenge ito sa atin, mga minamahal na mga kapatid. At para bang tayo tinatawagan na may proclaim din natin ang kasing katulad na salita ng ating Panginoong Hesus na naganap na, "It is finished." Manglingkod tayo sa Panginoon at buong puso nating ipagkaloob ang ating paglingkod sa Diyos. Habang tayo merong lakas, habang tayo mga pinagpala ng Panginoon, tayo magpatuloy upang tayo po ay magkaroon din ng kadahilan ng sabihin, "It is finished, naganap na nga."
Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan niya, naganap ang lahat ng bagay, tayo pinagaan mula sa ating mga pasanin, ipinagkasundo tayo sa Diyos, at tayo naman ngayon ay hinahamon na gayon din ang ating gawin, maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kapagpala nawa tayo ng mga salitang ito. Amen.